Isa, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome mga ka-Power Cells sa ating programang Tanong Mo, Sagot ni Doc, Second Edition, yes, araw po ng Martes. Kumusta po kayong lahat? At naway nasa magandang kalagayan ang ating mga ka-Power Cells. At kayong lahat ay inaanyayahan nating sumabay sa ating programa. Huwag kalimutan talaga, ito yung pinaka-basic na dapat gawin pag ikay sumasabay sa ating programa para manalo po ng ating mga papremyo dito sa ating programa. Ha? Huwag kalimutan i-like, share, and follow ang ating Facebook page para po kayo ay manalo ng pa-Gcash natin mamaya at yung ating challenge, power challenge mamaya, yung ating ipapahula sa inyo ano ba ang mga katagang dapat na ilagay natin dito sa comment section, dahil pag nahulaan nyo po ay napakabilis po, pero kailangan na talaga i-like and share ang ating live stream. That's right. Yan po ang dapat gawin para hindi po kayo ma-disqualify sa ating mga papremyo mamaya. Ayan. Ako po inyong lingkod. Ako po si Brigada Chris Legazpi. Kasama po ang ating Dr. Doctor of Natural, pati Dr. JP Lape. Magandang araw, Dr. JP. Hello po mga ka-Power Cells. Magandang umaga sa inyo pong lahat at sa mga tagapakinig po natin sa oras na ito. At ako po ang inyong lingkod, Dr. of Naturopathy, JP Lapre. Lahat po ay welcome sa ating pong programa. At inaanyahan po ang lahat na kayo po ay muling makinig, manood. At upang sa ganon ay marami po kayo matutunan na makakatulong po sa inyong pong kalusugan. Dahil right, napaka-importante po, Chris, na sa araw-araw po nating pagising, sa araw-araw po nating mga tungkulin na gampanin, dapat malusog po tayo para sa ganon matapos po natin ang buong maghapon na ito na nasa maayos na kalagayan. Ayan, maraming salamat. At syempre, huwag kalimutan naman sa ating mga ka-Power Cells na sumasabay sa atin sa nakapag-like and share ng ating live stream. Uy, eto po ha, dapat i-share mo pa sa mga kababayan natin, sa mga mahal sa buhay, sa mga kakilala, dahil napaka-importante po ng ating pag-uusapan. That's na right, why kayong lahat ay mayroong matutunan sa ating programa. Itong pag-uusapan natin, ano po ang Down Syndrome? Ayan, marami tayong mga pwedeng malaman sa araw nito. Kaya naman, pwedeng i-share, at kung hindi naman, ha, naging akma ang ating topic sa araw nito sa inyo at meron kayong katanungan, walang problema yan. Dapat pong i-comment na ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng solusyon kasama si Dr. JP Lape. That's at right, para kayo ay mabigyan ng tamang mga impormasyon tungkol sa inyong mga nararamdaman. Huwag kalimutan dito lang sa ating programang Tanong Mo, Sagot ni Doc ang mga inyong dapat abangan. At pauna nga mga ka-Power Cells, sa ating mga dapat gawin lang, kailangan talagang i-like, share, and follow ang ating Facebook page, dahil napaka-importante niyan. Yan po ang ating nagiging basihan ng pagpili ng mga mananalo mamaya po dito. That's sa ating right, programang Tanong Mo, Sagot ni Doc, Second Edition. Hilig ka bang magkape pero nagpapalpitate? Dito ka na sa Power Cell Soya Coffee. Nutritious drink dahil good source of protein. Non-acidic pa. Proven to be healthier dahil may herbal extracts gaya ng ampalaya, malunggay, mangosteen, psyllium husk at tongkat ali para sa buong pamilya. Safe and effective dahil gawa sa soybeans kaya non-caffeinated at siguradong walang palpitation. Solve ang coffee cravings mo. Power Cell Soya. Power sa energy, power sa saya. Masarap araw-arawin. At muli na babalik ang ating programang Tanong Mo, Sagot ni Doc, Second Edition. Sa ating mga ka-Power Cells dyan, nakahanda na ba ang lahat sa ating mga dapat gawin, ha? Yung nakapag-like, share, and follow ng ating live streaming, ay yan po ang magiging qualified na manalo ng ating pa-Gcash. 100 Gcash sa mga wow, makakahula ng ating power. Gagawin natin mamaya yung pagpapahula natin sa ating mga ka-Power Cells. Ano That's ba itong right, power word na aking ipapahula sa inyo? Ito, pauna na sa ating power word. Ano kaya ang katagang pwedeng maging karugtong nito? Itong down, tapos may SY. Ano kaya ang pwedeng karugtong yan? Ha? Kompletohin lang po ang kataga at mananalo ka na kaagad ng 100 Gcash, wow, sa ating mga Power Cells na nakapag-like and share. At syempre, sa ating mga Power Cells na nakapag- etong nag-share na po ng ating live stream, qualified na pong sumagot para kayo po ay mapiling mananalo ng ating 100 Gcash dito sa ating programa. Uy, huwag kalimutan ha, mag-invite na po kayong lahat mga ka-Power Cells ha. Ni-invite natin ang lahat na mag
mag-raise na po ng inyong mga katanungan tungkol po sa karamdamang inyong nararanasan sa mga panahong ito para masagot po namin kaagad. At syempre, mababasa natin yan mamaya ang inyong mga katanungan tungkol po sa inyong kalusugan. At syempre, pauna na nga po, ano ba itong Down Syndrome? Doc JP, magandang araw sa iyo. Ano ba itong Down Syndrome? Okay, mga kapowerses, umpisahan po natin ano, ito pong topic natin, Chris, na may kaugnayan po sa karamdaman na Down Syndrome. Ito po ay pangkaraniwang karamdaman, lalo na sa mga bata, Chris. Ang Down Syndrome po, isa pong tinatawag na genetic condition. Pag sinabing ko genetic condition, na nakaka-apekto po ito sa ating physical at developmental problems. Ibig sabihin, magkaroon ng problema sa physical at sa ating mental. Ngayon, mga ka-power cells, ano ba ang... sa iba pang mga kaalaman, ano ba ito talaga pinakapunot dulo kung bakit nagkaroon po ng Down Syndrome ang isang tao? Mm-hmm. Kaya ganito po yan ha, mga ka-power cells. Doon pa lang po sa pagkasilang niya is nagkaroon po ng kumbaga problema doon po sa pagbubuo. Chris. Halimbawa, sa loob pa lang po ng sinapupunan ng kanyang ina is nagkaroon na po ng problema doon sa loob. Isa sa mga kung bakit na-develop ang Down Syndrome, ito po yung dahil sa extra chromosome. Okay? Ano ba sumobra? Itong... Sumobra. Doon sa katawan kasi natin, Chris, is ayon sa pag-aaral, nasa 23 pairs of chromosome. Yan. Normal po yan, ha, mga ka-power cells. Sa bawat cell natin, Chris, is merong chromosome, no, na dalawa. Yung isa na chromosome is galing sa ina at yung isang chromosome is galing po doon sa lalaki. That's right. O doon sa kanyang asawa o sa tatay. Ngayon, ang problema, Chris, is nagkaroon ng extra. O di, imbis na 2 pairs lang, ay nagkaroon ng 3 pairs of chromosome. Kanino galing yung dok? Sa kapitbahay? Yun ang... Yun ang hindi maintindihan, Chris. Ayun. Kung bakit nagkaroon, ay sa mga doktora, hindi nila maintindihan kung bakit nagkaroon ng extra chromosome. Kaya nag-develop po itong Down Syndrome. Pero, hayaan mo, mamaya, magbigay tayo ng iba pang mga detalye kung bakit nagkaroon ng extra chromosome. Okay? So, ngayon, kapag nagkaroon ng extra chromosome, medyo palalaman natin ang mga ka-power cells. Ang ating pong DNA, yan po ay pinagsama-samang chromosome. Yan po ha, maliwanag po. Ang DNA po natin ay pinagsama-samang chromosome. Ang DNA, yan po ay utak ng ating cellula. Ibig sabihin, ang pinakapuntirya talaga dito, Chris, itong DNA po natin. Okay? Siyempre, dahil utak ng cellula, yung apektado, yung utak ng tao, yun din talaga ang naaapektuhan, mga ka-power cells. Okay? So, ngayon, kapag nagkaroon ng Down Syndrome ang isang tao, is yun na nga, makaka-apekto ito sa kanyang mental at sa kanyang physical. That's kaya, right. yung mga ilan sa mga sintomas na pinapakita dito, Chris, is una-una, yung kanyang mata ay maliit, yung tenga niya maliit, yung ilong niya flat, yung kanyang leeg maliit din, short, and then yung kamay niya maliit din, ayan, then yung joints niya ay parang maliliit din, hindi gaano develop, at saka yung muscle niya, Chris, is maliliit din. So yun po usually, kaya yung iba, Chris, is nagkakaroon talaga ng problema pagdating po sa pagtangkad. Kasi nga hindi maganda yung nangyari doon sa kanyang pagbubuo, sa kanyang pagkatao. Ito yung and literal then, na kahulugan ng pagsobra, hindi maganda, Doc JP, ano po? Opo, ay ang problema dito, Chris, hindi mapipigilan kasi din yun eh. Kasi yun na nga, pagdating doon sa pagbubuo, eh nandun na kasi sa genes niya eh, yung problema. Dahil nga sa extra chromosome. Pero, Chris, ganito yan. Sa kabilang banda, siyempre, ako, naniniwala, Chris, lahat ng isinilang sa mundong ito ay may silbi. Yeah, correct. Okay? Lahat ng isinilang kung bakit ka nabuhay sa mundong ito dahil meron kang tungkulin, nagagampanan at merong purpose ang Diyos.
Bagaman, mayroong diferensya, Chris. Hmm. Sa kabilang banda, meron ding silbi yung pong mga taong naipanganak na meron pong Down syndrome. That's right. Kasi po iba yung kanilang mentality, mm-hmm. Chris. Ayon po sa pag-aaral, yung mga kaalaman pagdating po sa thinking, reasoning, and understanding, mas advanced po yung mga Down syndrome compared doon sa mga isinilang na normal. Opo. Okay, kaya may mga abilidad po sila pagdating sa mental abilities is may mga kakayanan po sila na hindi kayang gawin ng mga normal na tao. Ayun. Oo, lalo na pag kaya, di ba napapansin mo yung mga mayroon pong Down syndrome minsan magagaling sa math, ayan. Magaling sa English. Mm-hmm. Opo. Oo, yan po talaga. Pero ang problema dito, Chris, bagaman yung mental abilities nila is advanced kaysa doon sa mga normal na tao. Ang problema dito, Chris, yung pinakamahalagang dapat part ng katawan natin na kung saan ay naigagalaw po nila ng maayos, yun po yung nakalimutan. That's right. Halimbawa, pagdating po sa paglakad, yun. Mm. Pagdating din po sa pagsasalita, mm-hmm. Iba rin kasi yung way ng pagsasalita nila eh. Kaya nga, yung iba, pagdating sa social activities, is hindi rin talaga sila nakakasabay. Dahil iba nga yung kanilang pagkatao. Okay? Correct. So, yung physical na built nila, parang hindi siya makakumpit dun sa iba. Yes. At saka, ano rin sa inyo, siguro, isa din sa mga ilan mga kadahilan kung bakit hindi rin sila nakikisabay. Kasi nga, iba yung itsura nila kaysa dun sa mga normal tao. Minsan, that's alam mo right. naman. Pero may nakikita ako, Dok, na nagtatagumpay na makapagkaroon ng sariling pamilya. Meron silang, pero iilan lang, hindi naman... Ilan lang. Opo. Mm-hmm. Pero sige lang, mamaya madadaanan natin yan, mga ka-power cells. Mm-hmm. Pero dito tayo, Chris, kung bakit nagkaroon ng problema. Okay? Kung bakit na-develop. Ayon po sa pag-aaral, dahil nga ito yung genetic condition. Halimbawa, kung ang pamilya ninyo is may lahi, na ganitong uri ng karamdaman, pwede po itong matransfer sa kanila pong mga anak. That's at right. mga anak at mga anak. So yun po, nasa lahi. And then, isa din po sa nakikita ng mga doktor, mga ka-power cells, is yung pong pagpaplano pagdating po sa pagkakaroon po ng baby. Kasi po, halimbawa, nasa edad ka na 35 yung babae. Okay? Or mas mataas pa. Ay, alam naman natin, mga ka-power cells, kapag ganyan baga ang edad, Chris, is talagang magkakaroon ng problema pagdating po sa pagbubuo ng baby. Kasi po, syempre, ang mga babae, pag mga ganyang edad na kasi, bibihira lang na normal po yung kanila po na ipapanganak. Kaya nga, mas maigi po, no, mga ka-power cells, pagdating po sa pagbe-baby, mas maigi po habang malakas pa si misis, no? Ayun. Nasa edad na bawa 18, 20, hanggang 30. Ayan. So, sa mga ganun pong katawan ng isang babae, makakasigurado po tayong ligtas si baby. Okay? So, kaya dapat pinaplano. Okay? Mm-hmm. Lalo na sa pag-aasawa. Ah, ganun ba, Dok? Yung biglaan pa lang mga plano na hindi talaga... hindi plano kasi biglaan nga eh. So, pag hindi na plano, may chance na magkaroon ng maraming problema. Yes po, pag hindi po pinaplano. Lalo na kapag, yun na nga, gaya na napag-usapan natin, kapag nasa edad na 35, magkakaroon talaga ng problema, Chris. Lalo na kapag ka nagkaanak ka na 40 years old, masyado ka na yun. Late na, kumbaga. That's right. Kung sila'y okay. mahal nyo, magplano. Oo. alam mo, Chris, baka na-stress yung mga viewer natin. Mamaya, mayroon na dyang 40 years old na wala pang... Hindi naman natin mapigilan yan, Dok. Kahit sabihin pa natin talaga, ka, hindi na maganda sa pagpaplano, pero kung gusto talaga nila, gagawin talaga nila yan eh. Ano din kasi, Chris, talagang yun talaga ang research eh. Pero alam mo, Chris, sa unang panahon, mas ligtas pa pagka... Alam mo, ito nga si Sarah, baga? Ilang taon na, ilang years, 100 years old na yun, pero nagka-baby pa. Mm. Pero wala naman pong iposible sa Panginoon, basta idadaan po natin sa panalangin. Okay? Right. So, dapat, ngayon, palitan mo yung pangalan, dapat Saray na.
So, ngayon mga kapowers, paano ba ito nadadiagnose? Siyempre, alam naman natin, bago, siyempre diba, pagkapanganak, may mga newborn screening. Newborn screening yan. Tinitingnan ng pediatrician, midwife or doctors, lalo na sa pagdating po sa mata, kung nagbi-blink-blink ba yan, or kaya, at ayon din sa pag-aaral, no? Lalo na pagka, pag lumabas si baby na umiiyak, minsan yun, malaking ano yun, malaking factor yun, na maaaring si baby is walang problema. Ayun. Okay? Healthy ang bata pag lumabas na umiiyak. Umiiyak. Eh, that's pagtahimik right. Yan, ako, kabahan ka na. Kabahan ka na pag tumahimik yan. And then, tinitingnan din nila, siyempre, yung mata, inaano yan, ginaganyan yan. So, ganyan po yung mga paraan sa screening para makasigurado po, no, na ligtas si baby at wala pong ganitong karamdaman na Down syndrome. And then, pag mayroon silang napansin, Chris, na mga ilang mga problema, labawa, sa galaw, sa mata, ganyan, sa tenga, sa ilong, sa bibig. So, nag-aano ulit sila ng another test. Okay? Nagkakaroon ng blood test, ultrasound, and then, ang pinaka-last is yung DNA. DNA. Sample ng... Yes, yun po talaga pinaka-concrete. Doon po makikita kung mayroong extra chromosome. At alam mo, Chris, yung nasama na extra chromosome is tinatawag itong chromosome 21. Ayun. Ayan. Once na may nahalong chromosome 21 doon sa DNA, bago mabuo yung DNA, automatic risk, meron agad na Down syndrome. That's right. Okay? Siyempre, doktor po makakalam niya. Pero Dok, paano yung mga batang isinilang na hindi naman naisilang sa mga facilities katulad ng ospital, lying in, tinatawag nating parang ano lang, yung hilot lang na paraan ng panganganak, mataas ba ang chance na hindi sila nai-screen? At tapos, yun ang problema. Oo. Opo. Yun ang problema, Chris, kasi ang inaano kasi natin dito, yung concrete diagnosis. Oo. Ay mahirap po kung basta-basta na yung magtitingin is wala naman pong napag-aralan, hindi sumailalim sa matagal na pag-aaral, mahirap po, Chris. And then, ang sisisihin pa ganito yan, mga ka-power cells, kapag mali yung ating kaparaanan at hindi natin ito idinadaan sa tamang proseso, minsan, Chris, ang mananagot mga magulang. Correct. So, ibig sabihin yan, magulang talaga. Ibig sabihin yan, early detection will help doon sa pagkaintindi at pwedeng paraan ng pagre-raise ng bata. Tama po. Ayon po sa ating research, Chris, yun nga po yung pinaka, ano dito, yung early na ma-detect yung ganitong problema, Chris, is makakatulong. Ayun. Okay? Makakatulong sa mga magulang para sa tamang pag-treat at pag-aasikaso sa bata. Okay? Halimbawa, mga ka-power cells, kapag na-diagnose po ang isang taong meron pong Down syndrome, ang mga ilang pong mga treatment na nakalathala o na nakuha nating research, Chris, is kailangan i-enroll siya sa physical, occupational, and speech therapy. Ayun. Ayan. I-enroll siya sa specialized education services, social and recreation activities and program that offer job training and teach self-care skills. So ibig sabihin, halos lahat yung tamang pagkampay ng kamay, tamang pagano ng mata, tamang pagbigkas ng mga pananalita, tamang paggamit ng brain. Siyempre, alam naman natin, mga ka-power cells, may mga stages naman . Yung ating paglaki. So kung maituro ito sa mga magulang sa panahon na siya po ay nasa teenage stage na siya o yung kabataan, maganda po ang magiging resulta. Okay? So kaya niyang makipagsabayan sa mga taong normal. Ang problema, ang kagandahan, Chris, kung naisagawa ang mga therapies na ito, mga activities na ito doon po sa taong may Down syndrome, ang mas maganda, Chris, mas advanced pa rin siya pagdating po sa mental abilities. Ayun. Okay? So, yun po yung kagandahan dito. Kaya nga, mapapansin mo, Chris, yung mga tao pong merong
pinanganak na Down syndrome na tama po yung pangangalaga sa kanila ng kanila pong mga magulang, ang daming medal. Iyon. Ang daming medal. Marami po ako napansin, Chris. Dok, na para bang ano, may similarity sila dun sa autistic na tao? Yung mga batang may autism, para bang may mga special skills na nakatalaga sa kanila? Yes po. Halos pare-parehas, even nga mga mongoloid, is yung talagang mental abilidad nila is talagang kakaiba. Pero yun nga, tamang pag-aalaga, yun po yung isa sa pinaka kailangan dito. At ito pa mga kapower cells, kung hindi natin ito idadaan sa mga ganitong treatment, okay? Hindi natin sila magagabayan. Siyempre, hindi rin maiwasan, Chris, pag na ang mag-asawa o ang pamilya is kapos. O paano po yung kapos sa pera, yung hindi kayang suportahan, lalo na pagdating sa mga therapy, napakamahal nito. Kung alam nyo lang po, ang tuition fee sa mga ganitong paraan ng pagte-therapy, napakamahal, Chris, tutuusin. Paano na lang doon sa mga magulang na hindi kayang suportahan? Okay? Ito ang problema, Chris. May mga kaganapan na hindi maganda na pwedeng mangyari po sa isang taong mayroong ipinanganak na Down syndrome. Maari magkaroon ng komplikasyon sa puso, magkaroon ng problema sa pandinig, yung mabingi. May mga problema po katulad ng sa panunaw, yung iba magkaroon ng obesity, problema sa thyroid, katulad ng overactive thyroid, underactive thyroid gland, and then yung iba nagkakaroon ng seizure, at yung pinakahuli dito, Chris, is leukemia. Ayan. So, yun po yung mga pwedeng maging komplikasyon kung hindi po magabayan ng mabuti at hindi maisaayos po yung pangangalaga sa tao po pinanganak na mayroon pong Down syndrome. Ayun. Dok, ito lang po ha. Curious lang po ako. Meron bang pwedeng gawin bago pa mangyari na ang resulta po ay sumobra yung chromosome sa itong DNA ng bagong silang na sanggol? Pwede bang magkaroon ng consultation bago pa sila mag-decide na mag-asawa or yung dalawang parents, yung mama tsaka yung papa, ay magkaroon ng consultation muna para malaman talaga kung may tendency sila magkaroon ng ganitong uri ng anak? Pwede po, Chris. Lalo na, kasi din po yan, nasa pag-uusap din po yan ng mag-asawa. Kailangan maging open po ang dalawang panig, si babae, right, si correct, lalaki. Opo. Na pag-usapan po, wala naman po masama eh. Opo. Kung maging open sila sa isa't isa na, ay, salahin namin kasi ganito, ganyan, mayroon kaming problema. Mas maigi po, Chris, na ganun po ang mangyari. Para sa ganun, pwede silang pumunta sa doktor para dalawa sila, na si babae, si lalaki, is magpatest na kanilang DNA. Ayun. Siyempre, pwede naman ngayon na may mga donation. Kasi kung pag hindi maganda na sila'y dalawang DNA nila ay nagsama, pwede naman may mga paraan naman na advance, di ba, Doc? Na at least maiwasan lang yung mataas na risk na magkaroon ng ganitong kaso sa kanilang mga anak. Tama po. And then, lalo na, Chris, ang DNA din naman po kasi is nagadepende din yan sa health ng Mr. at Mrs. Okay? Yeah. Siyempre, abnormal na nga yung genes o nasa lahi ninyo, may mga abnormalities na nga. And then, unhealthy pa yung magiging condition na mag-asawa ay hindi po talaga maganda mangyari. Ang problema pa, Chris, dito, kapag gumagamit ng illegal drugs. Ayun. Mas malaki yung risk na magkaroon po ng problema ang bata. That's right. Ayun. So, yun po, mga ka-power cells. So, Doc JP, tanong ko lang, ano ba ang pwedeng gawin ng ating mga ka-power cells na may ganitong kaso na o hindi na talaga maiwasan? So, ano ba ang mainam na paraan para syempre mamuhay pa rin ang normal yung kanilang mga anak? Okay. Dito naman po, mga ka-power cells, sa ating pong produkto, napag-usapan natin kanina, Chris, yung pwedeng mangyaring komplikasyon. Opo. Okay? Sa part na yon, Chris, kung ang isang sa isang tao na pinanganak po na mayroon po ganitong karamdaman at kaya niya nang makalunok ng power cells,
okay? Sa taong po may Down syndrome, ano? Opo. Makakatulong po ang ating Power Cell Herbal Capsule pagdating sa kanya na maiwasan po yung komplikasyon. Ayun. Na kung saan ay maiwasan po yung pagkakaroon ng problema sa puso, problema sa pandinig, at lalo na po doon sa iba pang mga problema katulad ng pagkakaroon ng mabagal na metabolismo. Siyempre, alam natin kapag mayroon pong Down syndrome, ay naging obese sa part na yun kasi nanghihina yung panunaw eh dahil nga may problema doon sa pagtunog, pagtunaw o pagsunog ng taba sa katawan is doon sa part na nagtitake siya ng Power Cells Herbal Capsule, makakatulong po na maiwasan po yung pagtaba. Okay? So maganda po ang Power Cells Herbal Capsule pagdating po sa metabolismo at sa digestion pang maiwasan na pagiging obese. Ayan, maraming salamat, Tok JP. Naway nakunan niyo po ng magandang impormasyon, ng aral, ang ating ibinahagi kaalaman sa inyo. So sa mga Power Cells nating nakasagot dyan, sigurado na ba kayong nakapag-like and share and follow na po kayo sa ating Power Challenge na pinapahula natin sa inyo. Ano ba ang ating itong katagang inilagay ko kanina sa baba ng ating screen? Ano ba itong word na down, tapos SY, and anong karugtong para maging kompleto po ang katagang ito. Yan. So, mga ka-power cells, meron na po tayong winner. Wow! Ito na po. Kung nakapag-like and share ka, be excited. Baka ikaw yung maswerteng napili sa ating mananalo. Ito po, congratulations kay Bella Marie Kinlad. May mga sumagot pero kulang ng letra, tama? Dalawa po ang nagkulang. Tinimbang ka, ngunit kulang ka sa share. Ayun. So, sa mga power cells natin, sayang, ano po. Ang sekreto talaga, i-share mo yung live stream natin para manalo ka ng 100 GCash katulad ni Bella Marie Kinlat. Congratulations sa'yo! 100 word of GCash ang iyong napanalunan. Pero huwag mag-alala yung mga power cells natin dyan na hindi nanalo. Kasabay pa rin kayo mamaya. Nabibigyan natin ng pagkakataong manalo ng ating tanong ko, diskwento mo na 10% voucher discount sa pagtatapos po ng ating programa. Kaya huwag kayong bibitaw. Yung mga hindi nanalo, pwede pang sumali sa susunod nating mga pahuhulaan sa kanila na power word. Yung ating power challenge na ibibigay. Na kung saan, may dalawa pa. So, eto na po ang pangalawa. Ano po ang ating pangalawang power word sa ating power challenge? Ito po, power cells 6-in-1 S. Ano kaya ang kasabay ang kasunod yan? Kaya na pong bahala manghula. Bibigyan ko yung hint. Isa ito sa mga produkto ng Brigada Healthline. So, kayo po ang bahala. Kumumpleto sa katagang yan para manalo ng 100 GCash dito sa ating programang Tanong Mo, Sagutin Mo. Aileen Allegre, 47 na po, Baguio. Yung pong pagka after po ng menstruation ko, dinudugo po ako ng malalaki. Malakas po, nagbibleed talaga ako ng sobra. 2 weeks po ako nagbibleed or 3 weeks. Nung nag-take po ako ng Power Cell, parang lumakas yung katawan ko. Nag-normal naman po yung mens ko. Weeks lang po siya, pero nag-okay naman agad. Yung may mga mayoma po dyan, kung gusto niyong gumaling kaagad, try niyo po yung Power Cell. Talagang magaling ang Power Cell. At muli na babalik ang ating programang Tanong Mo, Sagutin Mo, second edition. Sa ating mga power cells dyan, excited na sumagot. Bago ka maging excited, dapat nakapag-like and share and follow na po ng ating Facebook page dahil baka ma-disqualify ka. Sayang naman, nasagot nga pero hindi naman nakapag-like, nakapag-share ng ating stream. So, sayang po ma-disqualify po ang hindi nakapag-share. So, sa lahat po, kailangan mag-like, share, and follow sa ating Facebook page dahil yan po ang pinaka-basic mindset nating lahat. Ayan, sa mga ka-power cells natin, puntahan na po natin ang ating power shout sa araw na ito. Ating power shout, magandang araw kay Jeneline Lirios. Maraming salamat watching with us. Lengleng Puriscal Villaluz, sabi good morning Doc. And Sir Chris, magandang araw sa iyo. Good morning po. And Glenn Paul Capamillares watching. Bella Marie Kinlat, good morning everyone. Yan ating winner kanina. Nakapag-like and share at nag-follow talaga. So,
Yun po, nanalo siya kanina ng ating 100 GCash. And kay Maclin Ribotiaco, magandang araw sa iyo. Good morning, sabi niya po. And Benji Reyes, may katanungan mamaya po ating niya pagbibigyan ng chance itong si Benji Reyes. Mamaya po ang ating niya katanungan. Resly Iscares, good morning po, Kapower Sales. At syempre si Silvia Serandok, magandang araw sa iyo. Sabi ni Doc Silvia, a blessed day to all viewers on and Brigada employees. More power to all. Magandang araw. Maraming salamat, Doc Silvia. Loida Solis Mayuga, good morning po. And si Margie Relibo Araraw. Ayan. Yung mga hindi pa nanalo, pwede pang sumali sa ating pangalawa hanggang pangatlo na power word at saka yung power challenge natin na ibibigay sa inyo. Yung kanina, pangalawa, na ibigay ko na. At yung pangatlo, abangan pa. Ayan. Joy Ohanola Martisano Noble. Akala ko Noble. Magandang araw sa'yo. And of course, kay Doris Iscareses. Natawag ko na ba ito? Gloria Labasbas. Magandang araw. Bakit may sumagot ng osteoarthritis? Siguro yung karamdaman to nila, no? Yung mga nararamdaman nila, osteoarthritis, hirap. Ang sakit talaga yan. Pero yung kanina pinasagot natin, ang sagot nun is a Down syndrome. That's ayun. Right. And of course, magandang araw kay Margie Relibo Araraw, Remeline Arinasa Selim. Ina, walang paltos, walang absento sa ating programa. Magandang araw sa iyo. At may mga tanong pa si Doris Iscareses mamaya yan. And Dia Silva Mayuga, Maria Fe Garucha, good morning. At sa lahat ng ating mga power sales, marami oh. Maraming salamat po sa inyong mga pagsabay sa atin. Carmena Carcedo, magandang araw sa iyo. Yan po mga power sales at dadako na tayo sa ating FB tanong. Sa ating FB tanong sa araw nito, mula kay Benji Reyes, sabi niyo po, normal lang po ba ang humahapdi ang tiyan kapag nag-take ng power cells? Doc JP? Normal lang po, lalo na pagka-acidic. Ang isa sa mga gawain ng ating power cell survival capsule, i-neutralize po yung acid. Kaya pagka nag-take siya, dahil nga maanghang, may bawang, may kain, ang ating pong power cell survival capsule, kapag pumasok yan sa ating sikmura at grabe yung acid ng kanyang sikmura, magkakaroon ng reaction. Mm-hmm. So, reaction lamang po ito, pero wala pong side effect. Ibig sabihin, ginagawa lang ng ating power survival capsule yung kanyang tungkulin para mag-neutralize ang acidity sa ating pong sikmura. Kaya ituloy-tuloy lang po hanggang mawala yung reaction, and then kapag katapos na mawala yung reaction, yung healing process ng katawan, doon na po magkukumpisa. Wow! Parang sa kasabihan niya, Doc, na in every action, there's always a reaction. Tama ba yun? Yes. Maraming salamat, Doc JP. Ito si Doris Iscareses ang tanong. Tanong ko lang, Doc, bakit po pabalik-balik yung sakit ng tuhod ko? Ano pa ang dahilan nito? Ano po ang magandang inumin na gamot at mga dapat iwasan na mga pagkain? Thank you po. Pabalik-balik daw. Huwag mo na pauwiin. Oh, mahirap, Chris, pag pabalik-balik. Dapat huwag lang bumalik. Ayun. Iligaw mo nga. Opo. Alam mo, Chris, maraming dahilan. Obese, yan. Isa yan. Mayroong uric acid. Yan. Yung langis ng joints, mm-hmm, na siyang tumutulong para hindi magbagaan yung buto. Kung yun po ay, kasi habang umiidad tayo, Chris, na nagda-dry yun eh. And then yung iba, yung cartilage na pupudpud, na kung saan ay may pagdating sa edad na, nagkakaroon ng bagaan yung buto. Pag nagkaroon ng bagaan, magkakaroon ng inflammation or pamamaga. So doon po magkakaroon ng pain. Ngayon, kung normal naman po yung kanyang weight, eh baka po mataas ang uric acid niya. Yun, okay. Pinakamasakit yung uric acid, Doc? Oo. Ito kasi, lalo na, Chris, kapag mataas ang cholesterol. Ay, yun. Lalong mas matindi. Yung cholesterol kasi natin, Chris, is sumasama yan sa blood. Ikot-ikot siya sa buong parte ng katawan natin. And then,
yung cholesterol din po ay ginagamit para siyang magsisilbing yung guda nang magsilbing langis ng ating pong mga joints. Ayun. Ngayon, that's Chris, right. Kapag mataas ang cholesterol, yung bad cholesterol, yung ating pong tinutukoy na bad, na hindi maganda na cholesterol, yung pong langis, Chris, is lalapot doon sa ating joints. Mm-hmm. Okay? So, pag kalumapot yung langis na yon sa ating joints, didikit yung uric acid. Ayun. Okay? Pag dumikit yung uric acid, tatama yun doon sa laman, doon sa ating joints. Mm-hmm. Na yun ang magiging dahilan ng pagkakaroon po ng pamamaga at pamumula ng ating pong tuhod. Ay sobrang sakit niyan, Chris. At hindi maipinta ang mukha niyan kapag umataki yung sakit. Na-imagine ko na, Dok. Napakasakit talaga niyan. Oh, yung tipong namimilipit na hindi talaga maipinta. Kaya hanggat maaari, ang solusyon diyan, Chris, is huwag nang ipinta yung mukha. Iwasan. Alam mo, kasi hindi na maipinta eh. So, huwag nang ipinta yung mukha. Huwag dagdagan. Huwag dagdagan ang problema para hindi lalong masaktan. Ayun. Pag sinabi mo masaktan, parang may hugot to ka. Huwag nang dagdagan ang sakit para hindi masaktan. Kaya naman po umiwas. Correct. Ikaw naman yung may mga... Opo. May kakayanan sa paraan na dapat gawin para maiwasan 'yan. Kumbaga sa nag-break, kailangan ng closure para wala nang question. Oh, 'di ba? Dapat talaga 'yun. Para wala nang wala nang mga agam-agam, wala nang mga what if. 'Yun. Kasi kung wala pang closure, marami pang question, marami pang correct. Why, bakit ganoon, ganyan. Mga XYZ. Ayun. Yeah. Ito pa, ang nagdagatanong ni Ina, Doc JP. Sabi niya, ganun po ba, Doc? La, ang anak ko, 34 years old na, di pa nag-asawa. Bakit din, ibig niyo sabihin, malaki ang chance na magkaanak siya ng ganyang ng may ganyang karamdaman? Dapat ba wag na siya mag-asawa? Naku, Doc, napakahirap na tanong nito, Doc. Ikaw sumagot niyan. May advantage at disadvantage, Chris. Apo. Ano ang advantage kapag maaga nag-asawa? Okay, halimbawa. Di nakapaganda, syempre. Nag-asawa ka ng 20 years old, yung babae, ha? And then, after 10 years, hindi, umpisa tayo, nag-asawa ka 20 years old. Apo. And then, nagka-anak. Mm-hmm. Pagka 10 years old ng anak mo, ilan taon na po yung babae? So, di sabihin natin mga 31 or 30 Apo. Years old. So, kaya pa ng nakatawan yan. Siyempre, malakas pa yan. Kalagitnaan pa yan eh. Ang disadvantage naman, pag late na nag-asawa, diba, ganyan, mga ganyan, 34 years old. Kunwari, nag-asawa sa 35. Apo. And then, nagkaanak 36. Na 35 din. O, sabi natin 36. After 10 years, ilang taon na si girl? 46, siyempre. 46 ako. Magaling tayo sa math, Doc, alam mo naman. Sana pag mga ganyang edad na si Chris, diba sabi nga, life begins at 40. Ayun. Ang dami mong mararamdaman. Nagsisimula pa lang siya doon. May kagakargang sanggol. Nagsisimula pa lang mabuhay. yun na nga. Yun ang problema, Chris. Ang problema, kung si Mister pa ay, kunwari, siyempre, hindi naman bibihira lang mangyari, Chris, na si girl is 36 and then yung kanyang asawa is 25. Bihira mangyari yun. Mm-hmm. Bibihira yun. Usually, pagka ganyang edad na si Mrs. na 35 o 36, ang mapapangasawa niya na edad ni Mr. niya, maaring 38 or 40. Ayun. Di, after 10 years, ilang taon na si Mr.? Mm-hmm. Sabihin natin 50 o 55. Naku, parang hirap na sa tuhod niyan, Chris. di ba? Ang hirap, Chris, mamanage. So, mataas talaga yung risk ng pag-aasawa ng late. Kaya mas maganda, Chris, na din kasi sa lifestyle eh. Paano kung si Mr. at si Mrs. naging pabaya sa panahon ng kabataan. Ayun. And then late na siya mag-aasawa. Kaya ang pinag-usapan kasi natin dito yung health eh. Kung unhealthy pa si Mrs. sa edad na yan at wala pang asawa, talaga magkaroon po ng problema. So, that's right. Paano yan, Doc? Magpupursue na lang ng single blessedness. Eh ngayon, baka matakot na ito si Ma'am Ina. Hindi naman, hindi natin tinatakot si Ma'am Ina. Guide lang hindi, naman ito eh. Ganito lang, ganito yan. Total, ako'y naniniwala hanggat may buhay, may pag-asa. Ayun. So, hindi pa naman huli ang lahat. Pagbabago. Pagbabago sa sarili, gawing healthy ang katawan bago sa mag-asawa at bago magkaanak. Ay, walang imposible po. Correct. Basta na ipoprovide yung pangailangan
na mag-vitamins at minerals at pang mga nutrients, wala pong imposible sa Panginoon at sa pagbabago. Ayun. That's right. Tsaka ano naman po eh, may mga good side naman yung hindi pag-aasawa ng maaga kasi nakapaghanda, mas mature, mas stable at may talagang sigurado na siya sa kanyang gugustuhin kasi nasa tamang edad na. Eh, sobrang tama, sumobra na ng konti. Ayun. Ayan, dagdag na katanungan mula kay Ben Stan. Dok, ano po yung gamot sa sakit na sa dangtagiliran? Sa kaliwa, banda, minsan nawawala din ang sakit. Tapos minsan, para ako nahihilo. Tapos minsan, hirap huminga, Dok JP. Baka may bali. Yung dumi, Chris, pwede na baka hindi na ilalabas. Kasi ito pagka sa kaliwang part ng stomach. Tagiliran, ano? Tagiliran po. Kung namimilipit siya sa sakit, Chris, baka may problema ang kidney. Yung left side ng kanyang kidney, baka may something doon na kailangan ipakonsulta sa doktor or kaya ma-ultrasound. Halimbawa, kung may kidney stone, talagang namimilipit niyan ang sakit kapag may kidney stone sa kaliwang bahagi ng kanyang kidney. Kaya dapat sa ngayon pa lang, inom na siya ng maraming tubig, mag-take power cells, iwasan po yung mga pagkaing matitigas, at gawing regular ang pagdumi. Maraming salamat, Dok JP. Ang tanong naman ni Mase Olrotsi. Ayun, ano to? Hindi ko maintindihan yung apelyido niya, pero eto ang tanong niya. Makakatulong po ba ang power cells sa megalstone? Paano po ang tamang pag-inom? And speaking gallstone, Chris, abangan. Abangan. Yeah, usapan po natin yan. Next week yan. Next week. Mm. Ang gallstone po, ang pinaka-problema niyan is yung cholesterol. Kapag mataas ang cholesterol, may high risk na magkaroon ng gallstone. Okay? At may dalawang uri yan. May tinatawag na calcium deposit na napunta doon sa gallbladder, kaya na-develop po na gallstone. Pero yung pinaka-common is cholesterol. Kaya, ngayon, ano na itutulong ng power cells? Ang power cell herbal capsule is maganda sa cholesterol. Ayun. Okay, tumutulong ito na pababain unti-unti ang ating cholesterol sa ating katawan at para hindi rin ma-develop ang gallstone. Pero kung may gallstone na, ang isa mong naitutulong din po natin ng power cell herbal capsule, natutulungan po yung gallbladder para hindi magkaroon ng inflammation sa loob dahil po sa gallstone. That's right. Maraming salamat, Dok JP. At ang mga iba pang detalye, abangan next week yan kasi yun ang ating pipiliing pag-usapan, yung topic natin na magiging napaka maraming interesado. Ayan. At ito pa, ang karagdagang tanong ni Jeneline Iambao, pwede ba yung power cell sa irregular menstruation? Paano po ang pag-inom? Yes na yes. Ganyan ang napag-usapan natin na nakaraan, Chris. Kailangan ang mga babae ay normal yung kanilang menstrual cycle. Opo. Okay? Dahil kapag hindi normal, magkakaroon ng iba't ibang problema sa katawan. Mm-hmm. Okay? Right. So, ang power source herbal capsule is tumutulong para gawing normal po ang galaw ng ating hormones upang sa ganon, ang galaw din po ng menstrual cycle is normal. Wow. So, take po power source, dalawang capsule po, 3 times a day, isang oras pagkatapos pong kumain. Ayun, right. So may mga problema sa kanilang menstruation dyan, dapat wakasan na yan, baka kusan pa mapunta, di ba, Dok? Ito po ang tanong na karagdaga ni Ophelia Timbal Bornedo. Dok, ask ko po, ano po ang gamot na sa pawisin ang kamay at paa? Yung anak ko po kasi, grabe pawisin ang paa at kamay, 9 years old pa lang po siya. Bigyan mo ng panyo. Dok lang. ano din kasi ang pawisin, Chris? May mga tao talagang ganyan. Marami akong mga, kahit ang lamig-lamig, pinagpapawisan. Depende rin kasi sa genes nila eh. Pero nasa lahi din, maaaring nasa lahi. O kaya naman, mas lalong nasa lahi na nga, hindi kumakain pa ng matatamis. Lalo yan siya pagpapawisan. Kaya dapat, ano lang po, iwas sa mga matatamis, lalo na sa mga caffeinated na inumin and then soft drinks. Okay? And then take lang po power source araw-araw gawing healthy lang palagi ang katawan at kumain po lagi ng prutas at gulay. Ayun, maraming salamat, Dok JP. Ito pa, karagdagang tanong ni Sandy. Pwede ito ba sa may prostate enlargement po? Yung power cell siguro, Dok. Pwede ba sa may prostate enlargement? Pwede po, Chris.
upang sa ganun hindi ma-develop na prostate cancer. Okay, tumutulong po yan para yung pamamaga, yung abnormal na paglaki ng prostate, at lalo na na yung magkaroon ng problema sa pag-ihi, kailangan talaga na mag-take ng power cell herbal capsule. Para sa ganun, ay matulungan ang kidney na hindi ito magkaroon ng komplikasyon, at matulungan din po ang prostate na mabigyan po sapat na vitamins katulad po ng zinc minerals na kailangan po ng prostate para manatili po siyang malusog. Maraming salamat, JP. Ito pa, karagdagang tanong ni Gison, G-I-S-O-N, Gison, di ba, Dok? Dok, gamot din ba yan sa sakit sa bato sa abdo? Okay, yung abdocris, iyan po yung gallbladder. So, maaari may gallstone din yan. Ang payo ko lang sabay mga gallstone, mga ka-power cells, is pwede po kayong maglaga ng sampasampalukan o seed under lip. Mahusay po yan sa mga bato-bato sa gallbladder, even sa kidney stone. So, and then take din po kayo ng apple juice, araw-araw, mga 5 baso. Makakatulong din po yan sa problema. And then sabayan po siyempre ng power cells herbal capsule para sa ganon, mabilis yung pagsasaayos ng katawan. Wow! Maraming salamat, Dok JP. Ito si Lilia Mumungan. Hey, Kabrigada from Banban, Bogo City, Philippines. Magandang araw sa iyo, ha? Ma'am Lilia Mumungan. Dagdag na tanong ni Maclean Ributiaco. Ako, Dok, 37 na nagkaasawa siguro to. 37 nang nag-asawa. Kasi parang pagkaintindi ko, Dok, parang 37 yung asawa niya. Hindi naman siguro. 37 na siya nag-asawa, nagkaanak. Ako, 39, sa awa ng Diyos, malusog ang aking anak. Iyon. Yummy with vitamins hanggang ngayon. Oh, yun may bisikreto pala eh. Yun ang pag-asa kay Ma'am Ina. Meron po tayong isang viewer na sa ganyang edad ay normal naman po. Kaya sabi ko, walang imposible po sa Panginoon. Ayun. Gawin lang pong healthy ang katawan hanggat maaari upang sa ganun hindi magkaroon ng problema. That's right. Yan ha, sa ating mga power cells dyan, naway natulungan po namin kayo sa inyong mga problema, yung dinadala ninyong mga katanungan, naway nabigyan namin ng karagdagang kaalaman sa araw na ito. Ano po ang sampasampalukan, Dok? Yan ba yung dahon ng sampalok, sabi ni Ina? Hindi po, iba. Seed under lip sa Tagalog. English. Maliit lang ito na ano eh, na tanim, di ba? Parang kasabay lang ng mga weeds sa paligid. Parang kasi sampasampalukan, mukhang sampalok yung kanyang dahon. Mukha po. Seed under lip ko sa English, pero madali naman po yan matuntun at makita. Pwede naman po siyang mag-search sa Google para makita niya po yung itsura ng sampasampalukan. Tsaka may YouTube ko ba? Tingnan mo. Ang lasa niyan, Chris, is mapait. Kaya maganda rin po sa maganda rin sa mga diabetes. Ayun. Maraming salamat, Dok JP. Oh, sa mga may nakasagot na ba sa ating mga power cells? Meron na ba? Ito na ang ating mga ka-power cells na paswerteng nakasagot na tama sa ating power challenge. Ang ating power word na pinahula sa kanila at pinakumpleto ay power cells 6-in-1 sa labat. Ayun. Kung tama sagot mo, ma-excite ka na dahil ito na ang maswerteng nanalo sa ating pangalawang power challenge. Wow. Si Doris Escarese. Grabe ha. Kahapon nanalo. Ngayon nanalo na naman. Champion na yan. Congratulations. Meron kang 100 word of GCash na inapanunan sa ating power challenge. At huwag mag-alala, yung mga hindi nanalo, pwede pa rin sumali sa pangatlo nating power challenge. Ang ating pangatlong power challenge ay, eto po, ano ba ang dapat ilagay nating mga karugtong? Ito, anti-bac. Ano kaya ang karugtong yan? Anti-bac, yan ang isang quality ng Power Cells Herbal Capsule. Meron siyang natural na anti-bac. Ayun, ikumpletohin na po ang katagang yan at pwede kang manalo ng 100 GCash pag ikaw ay nakapag-share at nakapag-like, nakapag-follow ng ating live, ay ng ating ano yan? Okay. May pahabol. Sa nag-aasid po na sikmura, pwede ba yan? Madali po akong magutom.
Sabi ni Ludet Bourbon, Doc JP, pahabol lang daw. Opo. Nag-a-acid po kasi kaya madali siya maggutom. Alam mo kung bakit, Chris? Pag mataas ang acid sa sikmura, nakakaroon ng problema sa absorsyon. Mm-hmm. So, ang katawan natin, nagkadepende yan doon sa nakukuha niyang vitamins, minerals, at mga nutrients na kailangan po ng ating katawan. Mm-hmm. Ngayon, kung nagkakaroon ng problema sa absorsyon dahil sa mataas na acid, talagang mabilis siyang maggutom. Kayo? So, ngayon, ano ang kailangan? So, kailangan mag-neutralize po yung acid. Ayon po sa pag-aaral, ang mga taong hindi madalas umiinom po ng maraming tubig. And then, mas pinapriority yung mga inumin na katulad ng soft drinks, yung mga concentrated na sabihin nga nating fruit juice pero concentrated naman, mm-hmm, ay hindi rin po yan maganda. Plus, yung mga caffeinated na inumin, ayun, plus mahilig pa sa maasim, lalo na pag laging sige nagsuka, ay hindi po yan maganda. Ayun. So, iwasan po, ano, and then take power cells araw-araw. Makakatulong po yan. And then, siyempre, sabi niya, nanghihina siya. So, sabayan din po ng ating Guard C. Ayan. Non-ascorbic. Calcium ascorbate po yan. Ayun. Ibig sabihin, non-acidic. Nakakatulong para hindi makadagdag ng acid sa sikmura, mm-hmm, at makakatulong para lumakas ang katawan. Ayun. Maraming salamat, Dr. JP. Oh, may mga nakasagot ng tama, pero kailangan pang sagutan ang ating power word. Ano kaya ang power word nating ipinahula sa inyo? Anti-back space. Ano kaya ang kalugtong niyan? Yan ang isa sa mga qualities ng Power Cells Herbal Capsule. Meron siyang natural na anti-back. Blank lang muna. Mabaya, ating sasagutan yan ang ating power word sa ating power challenge dito sa ating programang Tanong Mo, Sagot ni Doc, Second Edition. Ako po si Des Ordonez, Matayin Subic, Zambales. Ang edad ko po ay 69. Ko po ay may sakit na lalamunan, yung sa aking sikmura po, at arthritis. Pero sa awa ng Diyos po, sa kainom ko ng power cells, ay nabawasan po lahat ang aking nararamdaman. Subukan po ninyo ang power cells na ito. Ito po ay mabisa. Power cells! At muli nagbabalik ating programa, tanong mo, Sagot ni Doc, Second Edition. At syempre, para sa mga excited dyan na manalo, abangan lang ha, yung ating maswerteng mapipili at mananalo ng ating pa-Gcash, 100 word of Gcash, ang kanyang mapapanalunan kapag siya ay nakasagot ng tama sa ating power word na ipinahula kanina. Yan. At bago yan, mga power cells, ito na po ang ating word of the day. Maraming salamat sa lahat ng ating tumangkilik ng ating programa sa oras na ito. At syempre, bago po tayo na naman magtapos sa ating pong programa, ay muli na naman po tayo makakapakinig ng salita ng Diyos. At ito po'y mababasa natin sa aklat ng 1 Thessalonians chapter 2, verse 11 and 12. Ayun po dito. Gaya ng inyong nalalaman, kung ano ang inugali namin bawat isa sa inyo, na gaya ng isang ama sa kanyang sariling mga anak, na kayo'y inaaralan at pinalalakas ang loob ninyo at nagpapatotoo, upang kayo'y magsilakan ng nararapat sa Diyos na siyang tumawag sa inyo sa kanyang sariling kaharian at kalawalhatian. Mga ka-power sucks, napaganda po ng ating talatang nabasa. Ito po ay mabibigay sa atin ng tulong na katulad ng ating ginagawa na tayo nagpapayo sa ating pong mga viewer na tungkol po sa kalusugan, na maihalin tulad po natin ito sa isang ama na nagpapayo po sa kanyang sariling mga anak. Siyempre, ang mga ama ay hindi magtuturo ng hindi magandang asal. Ang mga ama ay magtuturo ng ikabubuti para sa kanyang sariling mga anak, at ganun po ang ating pong isinasagawa. At ganun din ang ginagawa
ng Ama natin na nasa langit na tayo ay kanyang tinuturuan para po tayo ay mapabuti. Ah, kaya ganun din tayo, ano, mga ka-power cells, tinuturuan po namin kayo na maging mabuti ang kalusugan dahil ito po ay aming tungkulin na lahat po tayo ay nasa mabuting kalusugan. Maraming salamat, Dr. Javid. Para naman sa akin ay mababasa po sa 1 John 4:20. At ang sabi dito, ha, whoever claims to love God yet hates a brother or a sister is a liar. For whoever does not love their brother and sister whom they have seen cannot love God whom they have not seen. Ito po yan sa ating mga ka-power cells dyan, ha, na nagsasabing mahal nila ang Panginoon. Pero hindi nila minamahal yung kanilang mga kaibigan, kapatid, merong mga kagalit. Dapat po sa lahat ng panahon, anuman ang naging problema, dapat solusyonan kaagad yan. Hindi dapat magresulta sa pagkakaroon ng hindi pagkakambutihan. Maraming problema po ang nagiging resulta ng mga hidwaan, ng mga inggitan, ng mga maling pananaw sa pagkakaroon ng kompetisyon sa isa't isa, no? Kaya dapat po ay iwasan natin ang magkaroon ng mga kaaway. Bagkus ay ibigin pa rin natin kahit itinuturing tayo nilang mga kaaway. Dapat ikaw ay umiibig pa rin sa kanila. I love your enemy, yun ang sabi ng Panginoon ang lahat sa atin. Kaya dapat mga ka-power cells, ipaghari lamang ang pag-ibig sa lahat. At yan po ang ating word of the day sa araw na ito. At ito naman ang ating winner sa ating power word, ang ating power challenge. Sino kaya ang maswerte na pili? Congratulations kay Gia Silva Mayuga. Meron kang 100 GCash. Ah, congratulations dahil nasagot mo na tama ang ating power word kung saan ay antibacterial. Ayun. May mga na sumagot ng antibiotic. Tama naman yun. Pero antibacterial talaga tamang. Kasi yung power word natin ay may antibac na. So dapat yun pa lang. Inisip po na hindi pwede maging antibiotic kasi hindi pwede inugtong doon sa antibac. Tama, ayan. Maraming salamat po sa mga nakasagot. Pero huwag mag-alala, huwag pang bumitaw sa mga power cells nating hindi nanalo. May pagkakataon ka pang manalo ng ating diskwento, no? Meron tayong 10% voucher discount, wow, na irarapol para sa inyong lahat. Eto na po. Ayan na po. Sino kaya maswerteng mananalo ng 10% voucher discount sa lahat ng sumali sa ating pa-promo? May pa-bonus pa. Eto na, ang maswerteng mananalo sa araw na ito. Congratulations kay wow, Joy Ohanola Martisano. Ang taas na pangalan. Noble. Congratulations. Meron kang 10% voucher discount sa tuwing bibili ka ng power sales via Lazada and Shopee. Malaking bagay na po yun. Hindi ka na mahihirapan bumili. Saan ka pwedeng bumili? Ihahatid na sa inyong bahay. Yun na lang. Maghihintay ka na lang. Joy Ohanola Martisano Noble. Congratulations. Meron kang 10% voucher discount. Congratulations, wow, sa'yo. Ayun na, maswerte po ang mga nanalo sa araw na ito dahil talaga kompleto tayo, no? Maraming salamat po sa ating mga ka-power cells na sumabay. At talagang huwag kalimutan mag-like and follow and share ng ating FB page. Dahil yung FB page natin ay pwede po kayong mabigyan ng pagkakataong masagot yung mga katanungan ninyo. At syempre yung mga concerns nyo po sa inyong kalusugan, pwede nating itanong dyan sa ating Facebook page. At pwede namang manalo ng ating pa-GCash bawat live program, wow, ng Tanong Mo, Sagot Idok, Second Edition. At huwag din kalimutan mag-join sa ating Power Cells Community. Malaki bagay dahil yan ang pagkakataong magkaroon ka ng mga kakilala, kasama, yung mapagtatanungan. At siyempre yung mga eksperto ng ating doktor ay pwede nyong matanong dyan sa ating Power Cells Community. At yung ating YouTube account naman, huwag din kalimutan, ha. Meron tayong YouTube account na Power Cells para ma-review niyo po ang lahat ng mga videos na gusto niyo pong balikan. At yung ating Power Bundle naman sa araw na ito, ang eto po, meron tayong Power Bundle number at buy one take 3, Power Bundle number 8. Merong one box ng Power Cells Herbal Capsule. Sa pagbili mo ng one box na Power Cells Herbal Capsule, meron kang libreng tatlong bottles ng Yummy Beat 0 60 ml. Ayun.
Congratulations ha, sa mga magti-take niyan sa ating Shopee and Lazada. Congratulations! Ayan. Doc JP, mukhang wala na tayong oras. Kailangan na po natin magpaalam. Okay, mga kapowersers, marami pong salamat muli sa inyong pong pakikinig. At sana po bukas po ulit sa ating pong programa, inyong pong laging tangkilikin. At maging masaya po palagi tayo, siyempre. At huwag kakalimutan na laging magdasal sa Panginoon, nagabayan po tayo at panatilihin na malusog po ang ating katawan. Dahil ang ating kalusugan ay tanging kayamanan. Yun lang po, maraming salamat. Ako po ang inyong lingkod, Doctor of Naturopathy, JP Lape. Maraming salamat, Dok JP. At syempre, bukas abangan ninyo ang ating pag-uusapan ay tungkol naman sa cystic fibrosis. Ayan, ano kaya itong cystic fibrosis? Dapat nating abangan ang bukas nating pagsasama dito sa ating programa. Ako po ang inyong lingkod. Syempre, huwag din kalimutan, meron din tayong mga power challenge bukas na ibibigay. At yan ay, ibig sabihin yan, meron kayong pa-Gcash naman bukas. Wow. Kaya sabay lamang bukas sa parehong oras. Ako po ang inyong lingkod, Brigada Chris Legaspi, na nagsasabing palakasin ng katawan, labanan at tundukan ng anumang karamdaman, mag-Power Cells Herbal Capsule araw-araw. Dito po sa ating programang, tanong mo! Sagot ni Doc! Second edition!